Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Well mga ka-Aldab, napakaganda ng ating latest update ngayon sa social media mga ka-Aldab. Ito ang pag-uusapan natin mga ka-Aldab na kung saan po at kung bakit po lagi na lang pong nababash si Mengay at si Tisoy. Ano nga po ba yung rason ng dalawa kung bakit lagi silang pinag-iinitan sa social media? Hindi po lingid sa inyong kaalaman mga ka-Aldab na pati po ang live streaming ni Tisoy ay napag-iinitan. May mga pumapasok na basher na talaga naman pong nakaka-distract, di po ba? Na kapag ka naglalaro ka, eh talagang masasabi nyong may mga umiepal. Siguro mga ka-Aldab, isa rin po kayo sa nakapanood niyan na talagang masasabi nyo na hindi talaga maganda yung ginagawa. Kasi alam nyo po, si Tisoy, well, unahin natin si Tisoy. Napakarami niyang TV commercial ngayon. At syempre, meron pa po siyang shoot kung saan mga ka-Aldab ay mapapanood ninyo at malapit na po nating makikita. Dito mga ka-Aldab, may mga video po na lumalabas. Lalong-lalo na po sa social media mga ka-Aldab. Siguro naman mga ka-Aldab, nababasa nyo po iyon. Yun po yung patunay sa inyo na talagang mayroon pong mga taong hindi po na, kumbaga hindi po nila gusto yung tagumpay na tinatamasa po ni Alden Richards mga ka-Aldab. Well, punta naman po tayo kay Mengay. Well, punta naman po tayo dito kay Mengay mga ka-Aldab. Well, kapansin-pansin nyo mga ka-Aldab na talaga naman pong grabe, hindi po ba? Na may bago na naman pong cover issue si Mengay. Ito mga ka-Aldab ay for the first time po na makikita po natin siya na talagang siya po ang nag-produce and kumbaga na, nag-shoot na kung saan mga ka-Aldab siya, si Mengay po ang naging production and styling main Mendoza, hindi po ba? Dito mga ka-Aldab, napakarami na pong komento ng nabasa ko lalo na po sa social media na talaga naman pong marami ng tao ang masasabi natin na kumbaga umaangat po raw talaga yung karera ni Mengay na kahit po sa panahon ng pandemic ay hindi po siya nauubusan ng project. Ibig sabihin lang nito mga ka-Aldab, mas marami po ngayon ang nagtitiwala kay Mengay. Although sabihin na natin marami pong artista sa GMA Network, sa ABS-CBN na walang trabaho ngayon mga ka-Aldab dahil nga sa pandemic, pwede naman po silang magkaroon nito. Pero sabi ko nga po mga ka-Aldab, namimili rin po yung mga endorser katulad nito mga magazine na to kung sino nga po ba yung kakagatin at sino nga po ba yung hindi. Ang ibig kong sabihin mga ka-Aldab, ang pinupunto ko po rito ay si Mengay po talaga yung pinipili nila na kahit napakaraming issue, kahit sabihin na masasakit na salita na nababasa natin sa social media, hindi po ba? Siguro mga ka-Aldab, simula umpisa, alam na alam nyo na po na talaga naman pagdating dyan napakaraming issue pagdating kay Mengay. Pero kahit ganun mga ka-Aldab, patuloy pa rin po na namamayagpag si Mengay sa social media, hindi po ba? Well, kayo na po makapagsasabi niya mga ka-Aldab, ang sa akin lang po kung ano ang nakikita ko sa social media, kung ano yung nababalitaan natin, yun po talaga yung buong katotohanan na pagdating kay Mengay, marami po talagang galit. Maraming, sabihin na natin maraming taong naiinggit dahil kakaiba nga po si Mengay at si Tisoy. Sila po talaga yung masasabi natin na love team na pinaghiwalay. Pero kahit pinaghiwalay,
ay nangingibabaw pa rin po sa social media, sa Twitter, Instagram, na talaga naman pong hindi magpapahuli. Hindi po ba? Kaya nga po pagdating sa Twitter, laging namamayagpag si Mengay. Kaya nga po lagi po sa Twitter ang banat sa kanya eh, para mapag-usapan lang, hindi po ba? Sila po yung mga gumagawa lang ng issue para mapabagsak sila Mengay at Tisoy. Hindi po ba? Gaya ngayon na talagang ipinakita na ng dalawa sa social media. Kanina lang mga ka-aldab, napakarami pong kinilig na mga mamis, mga titas, mga senior na talaga pong nagmamahal kila Mengay at Tisoy. Sila po mga ka-aldab ang masasabi po nating number one supporter nila Mengay at Tisoy. Kung sino nga naman po hindi kikiligin sa napanood kanina, hindi po ba? Na konting, ito yung sinasabi ko mga ka-aldab, na kapag galawang Mengay at Tisoy, eh talagang kikiligin po kayo. Hindi ko po alam kung bakit, pero talagang kapag ka nag-tandem po talaga yung dalawa, nakatulad kanina na matatawa po kayo sa mga pagkakamali ni Mengay, pero kilig po ang dumating sa Aldab Nation, hindi po ba? Ang problema lang mga ka-aldab, ang kinakatakot po natin, eh baka magkaroon na naman to ng issue po sa social distancing, hindi po ba? Kasi marami pong tao mga ka-aldab yung nagsasabi na baka magpasa na naman ng mga video, photos sa GMA Network. Alam nyo naman po yung GMA Network na kapag masasabi natin na kumbaga binabasa po nila, mas binabasa nila yung mga reklamo sa Aldab kesa yung reklamo ng Aldab. Totoo naman, di po ba? Well, comment po kayo dyan kung sa tingin nyo hindi ako tama, hindi po ba? Well, correct me nga if I'm wrong, hindi po ba? Mas ulitin ko for the record, mas pinapaboran po ng GMA Network ang mga reklamo sa Aldab kesa po ang reklamo ng Aldab, hindi po ba? Ngayon ang kinakatakot natin mga ka-aldab, baka mabigyan na naman po ng memo sila Mengay at si Tisoy dahil nga po sa ginawa nila ngayon na talagang wala po talagang social distancing. Kung ako tatanungin ninyo at kung reaction ko lang o opinion ko, masasabi ko medyo talagang nawala, lalong lalo na po yung physical distancing, talagang nakita na po sa dalawa. Yan po yung sinasabi ko sa inyo mga ka-aldab, na natuwa nga po tayo at pinasaya tayo, pero sa bandang huli baka tayo ang kumbaga tayo ang parusahan, hindi po ba? Baka magkaroon ng memo na hindi na pwede talagang, well, hindi, kumbaga sa akin mga ka-aldab, ina-advance ko lang po kayo mag-isip. Baka sa susunod na araw, hindi na natin makita yung mga ganitong eksena. Pero kahit naman, basta na andyan lang naman po sila Mengay at Tisoy sa APT Studio, masaya na tayo. Kaya lang siyempre, makikiramdam po tayo mga ka-aldab kung nabigyan nga po ba ito ng memo tong dalawang to o hindi. Ano sa palagay nyo? Sa akin mga ka-aldab, sana po ay hindi mabigyan. At wag na lang po pansinin ng GMA Network ang mga taong magre-reklamo. Totoo to mga ka-aldab, may mga magre-reklamo po talaga. Sila po yung mga taong hindi po natutuwa sa nakita nila kila Mengay at Tisoy kani-kanina lang. Hindi po ba? Kasi sila po yung taong may hidden desire kay Tisoy. At may, kumbaga may lihim na galit naman kay Mengay. O inggit, napakalaking inggit. Dahil lalong sumisikat, lalong pinag-uusapan. Totoo naman, di po ba? Na kapag ka pinag-uusapan ka, talagang sisikat ka sa social media. Di po ba? Lalong-lalo na po ngayon na kailangan mong pag-usapan yung pangalan mo dahil natatabunan na siya. Kumbaga, wala nang mga taong, masasabi natin mga ka-aldab na bumabagsak unti-unti yung mga artista. Unti-unti po silang pinapatay ng pandemic na to. Kumbaga, hindi po nakikilala yung mga pangalan nila, natatabunan na. Hindi po ba? Well, correct me na naman if I'm wrong kung lahat ng sinasabi ko, wala pong tinatamaan. Hindi po ba? Gaya po ng mga naiinggit kay Mengay ngayon na talagang sandamakmak yung trabaho na mapupunta sa kanya. Samantalang yung iba, naghihintay pa kung kailan po magsisimula at kung kailan po sila uli mabibigyan ng trabaho.
Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at True-Blooded Aldab Nation ka, eh consider na kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutan pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.